Isang magandang umaga na naman po sa ating lahat. Napakabuti ng Panginoon. Ako'y walang nababalita na ang isang HTBC ay nagkaroon ng karamdaman. Alam niyo, napakahalaga yung senior ko sa inyo na sa umpisa pa lang. Yung bang blood covered by the blood. Hindi natin nakikita ang kaaway. Pero nakikita ng Diyos. Nung nagpadala ng plague, naman plague, yung mamamatay lahat ng panganay. Kaya yung ginawa ng Panginoon, sabi niya, lahat kayo, magpatay kayo ng hayop, pahiran niyo ng blood yung hamba ng inyong bahay. May hamba ng bahay. Ay, alam niyo yung hamba? Entrance yun eh. Yung hamba, yun ang pinagkakabitan ng pinto. So, nandun yung, yun ang entrance. Okay, now, tignan niyo, bakit doon ipinapahid yung blood sa pinto? Hindi siya makakapasok. Sabi niya, now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Eh, pagka ito'y buhay sa iyo, sinatatandaan niyo nung pisa pa lang? Sige nga, tumango nga kayo kung natatandaan nyo. Okay. Yan, nakikita ko kayo. Talagang yung covering ng Panginoon ay mahalaga. Kaya kung ikaw o ang iyong family ay hindi ina-apply ito o hindi ginagawa ito, well, magkakaroon siya ng infiltration o makaka-enter siya sa iyo. At pag naka-enter ang isa, pag tinamaan ang isa, mamapahamak yung iba. Kaya alam nyo, nag-iingat tayo sa labas, hindi para lang sa ating sarili. Nag-iingat tayo sa labas para sa ating mahal sa buhay. Kasi pwedeng ikaw mild, yung walang, yung, ang tawag nila, medical terminology, asymptomatic. Ibig sabihin dito, eh hindi ka automatic. Okay? Joke lang yan. Magang umaga naman eh, dapat kayo eh, medyo may sense of humor. Pag-gising nyo sa umaga, huwag mainit ang ulo, parang masama ang gising. Walang masama ang gising sa Christian. Don't allow anyone or anything steal your joy. Ang joy ay iniwan ni Jesus sa atin. My joy. Yan ang binigay niya. My peace. Lahat yan ay given sa atin na. Now, pag in-strike niya yung land, makikita niya yung blood, ito will pass over. Oh, eh, according to your faith, eh, tinan niyo, para namang walang sense. Talagyan mo ng dugo, bahay mo, eh, bagong pinta. O yung bahay mo, kakinis-kinis, eh, talagyan mo ng dugo, eh, hindi ba nakakadiri? Napairan mo ng dugo, parang bahay ng matadero. Oh, hindi ba nakakadiri? Walang sense. Talaga, sa human perspective, ang mga itinuturo ng Panginoon sa atin ay seemingly walang sense sa tao. Foolishness to man. Okay? Tatandaan niyo sa 1 Corinthians 2:14, tatandaan niyo. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila ay kahangalan, kadiri. Ang mga iyon, di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Amen. Kaya, magandang umaga sa atin lahat. Every day is a good morning. Okay, gagaya kay iyo pag sinabi yung good morning. God, what is good in the morning? Who knows? Who cares? Si iyo yun. Kinakatawa eh, pinakikita sa atin yung mga karakter niya sa cartoons. Minsan ganun tayo. Walang pang maganda ang gising. O sa Revelation, tinan niyo, hanggang sa Revelation yung blood. Revelation 12 verse 11, nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo pa rin, no? Dugo ng kordero. Eh, tinan niyo, ang may pakanaban naman ng plague, ang plague ba naman, ito ay natural man o ito ay tinatawag na synthetic, man-made.
sabihin natin, ay, Diyos ba nasa likod nun? Inspiration ba ng Diyos patayin ng tao? Mahalaga kay Jesus ang buhay. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Hindi para siya magpapatayin niya ang mga tao. There are times, inaalaw niya yun na ang mga tao, patay, mangyari, pag hindi niya pinatay yung masasamang yun, mapiperwisi yung kanyang mga anak. May mga tao naman pasaway talaga, ayaw ng kapayapaan. Tanya, pagka ayaw ng kapayapaan, sabi ni Jesus, pagpag mo ang paa mo, bawiin mo kapayapaan. Gusto ko pong malaman ninyo na instruction ni Jesus yan. Pag pumunta ka doon sa isang lugar, ano mo, mag-message ka agad sa kanila ng kapayapaan. Tapos sa inyo, kasama niya ang kapayapaan doon. Now, pag nireject ka nila, pagpag mo yung paa mo, ay binabawi ko na yung kapayapaan sa inyo. Yung mga pasaway, walang peace. Walang peace yan. Ang rebelde, walang peace. Now, nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan, hindi sila nang hinayang sa kanilang buhay. Ano ibig sabihin ng dugo ng kordero? Hindi ba yun ay sacrifice? Sacrificial death? For the wages of sin is death? Binayaran? Kaya bayad ka na? Kaya nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamagitan ng dugo, sa pamagitan ng kamatayan ng kordero, ng lamb. Jesus yan. Pamagitan ng dugo ni Jesus at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Ibig sabihin, ikaw ay a living testimony ng ginawa ni Jesus. Nagkaroon ng panibagong perspective, nagkaroon ng panibagong sigla ang iyong buhay dahil sa pagtanggap mo sa ginawa ni Jesus para sa iyo. Hindi mag... Tignan niyo, ang religion, ang iniisip lagi, ano magagawa ko para sa Diyos? Saka ano magagawa ko para sa mga kapwa ko tao, pilantropo? Hindi masama ang pilantropo. Don't get me wrong. Hindi yon ang magliligtas sa iyo. Yun lamang yun. Kung yung pagiging pilantropo mo, yung pagtulong-tulong mo, ang magliligtas sa iyo, di ang kamatayan ni Kristo, walang kabuluhan. Walang ibang solusyon maliban doon. Hiniling niya. Sabi niya, kung Ama, kung maaari alisin mo sa akin itong saro ng paghihirap, ngunit wag akong masunod kundi ikaw. Sinundan niya kaagad. Because there is no other way. Kaya nung ang answer sa kanya, no, hindi pwede. Yan talaga ang solusyon. Ikaw ang solusyon. Ikaw ang solusyon sa pandemic ng kamatayan. Natandaan niya sa Romans 5.12, yung pandemic, gawa yung kasalanan ng isang tao, sin, ang sin nagari. Natandaan niya? Ang kasalanan, therefore, just as true, one man's sin enter the world, and death through sin, and thus death is spread to all because all sinned. Okay, yun. Kaya, inuulit ko ulit. Dahil sa GCQ na ito, at magiging ano na ito, magiging new normal daw. Okay? Di ba? Papunta tayo doon. Alam mo, tuwan-tuwa ang mga tao. Hindi ko masisisi ang community ko natutuwa dahil po wala naman silang makain kung hindi sila nagtatrabaho. Yung unang araw na hindi sila makasakay sa sasakyan na halos nag-iiyak yung, at saka yung iba naglalakad po ng pagkalayo-layo. Hindi ko napigilan, nagbe-breakfast ako, napaiyak ako. Yun ang unang araw na nag-alagwa ang gobyerno. Napaiyak ako sa habag sa mga tao. Kaya mga minamahal ng Panginoon, di ba, laging good morning tayo dahil ang Panginoon ay kasama natin. Pagkasama natin ang Diyos, di ako matatakot, di ako malulungkot dahil kasama ko ang Diyos. Dumaan man sa apoy, ano, di ako malulunod. Dumaan man sa tubig, di ako masusunog. Amen. Gising na gising ang tropa. Good morning ulit sa ating lahat. Good morning! Good morning, HCBC family. At yung mga first time po na sumali sa
intercession. Welcome po kayo at makinig po kayo mabuti kung paano yung pamamaraan sa intercession. Titingnan natin, maya-maya lang gagawin natin yan. Ang ating message po nung last Sunday, love leads to victory. Pangalawang message na yon. At ngayon, gusto kong bigyan ng diin. Why love leads to victory? Why? How? Doon sa huling intercession, ipinaliwanag ko po doon. Yung last week, intercession, nasa YouTube na po yan. Kung hindi pa ninyo nalalaman, tingnan ninyo. Ni-recap ko po yung message ng love leads to victory. At ngayon po, i-recap ko rin yung message ng love leads to victory. Another recap na naman ito. Alam niyo sa mga recap na meron tayong napupulot na bago. If love leads to victory, sino ba ang tao hindi marunong umibig? Eh yung mga sabungero, eh gustong-gustong ibig na ibig sa kanyang manok. Eh nung araw na ako'y sabungero, eh bago pa ako mag-almusal, eh inuuna ko yung aking manok. Nakukuha niya ba siya? Sabi ko, sino ba hindi marunong umibig? Mahal mo ang manok mo, mahal mo ang aso mo, mahal mo ang bayan mo. Pero ito yung love na leads to victory, eh may kinalaman sa utos ng Panginoong Jesucristo sa John 13. Kaya kung hindi pa ninyo na pag-iisipang mabuti yung John 13 na ginawang utos. At mayroong word na command, new commandment, yun po ang word. Isang bagong utos, new commandment, I give to you. Then yung kanyang introduction na yun, a new commandment, I give to you. That you love one another as I have loved you. That you also love one another. Kaya yung mga hindi makaibig, yung hindi nila maipakita ito, yung bang sila reactor? Ano yung reactor? Kung galit siya, galit din ako. Galit-galit tayo. Mga ganon. Pag ginawaan ka ng hindi mo gusto, halimbawa, ikaw ay may ginagawa. Busy-busy ka. Pagkatapos bigla kang tinawag, may utos sa iyong iba. hindi mo pigilan ng sarili mo. Parang nakasimangot ka. Parang inabala ka. Naranasan niyo na ba yan? Kaya po nga naman kayo mga anghel. Parang hindi pa kayo nakaranas. Kahit magmukhang anghel ka pa. Reactor. Pag ginawaan ka ng ano, lahat naman tayo, kaya lamang lately, ayoko na, sawa na ako sa ganun. Ayoko na maging reactor. Sawa na ako. Ang totoo niyan, ang gusto ko nga, hindi ko nga maintindihan ng sarili ko, pati nga yung mga taong hindi makasakay sa sakin na napapaiyak ako. Kasi itong message, kaya naman natin na tayo dumako sa message na ito. Kasi inuuna ako ng Panginoon. Kaya pag ikaw eh ganun, nagre-react ka, hindi maganda. Hindi maganda. Reactor. Sa halip na actor. Hindi artistang actor. Actor sa word. Kahit ano mangyari, susundin mo yung command. Love. Okay. Bigyan ko kayo ng isang katanungan. Bakit hindi ka makaibig nang hindi ka nagre-react? Tingnan nyo. Meron kang apo. Apo, kasi matanda na ako eh. Hawak mo apo.
Kakit-kit ng ganun. May apo ko. Bak! Sinampal ako. Na aking apo. Pati niya. Reactor, itchak ko sa bintana. Pati, bak tayo sa hotel. Oh, itchak mo sa bintana. Tanya niya. Pero bakit lalo mo pangyayapos? Eh, napaka-cute ng pagkakasampal mo sa akin. Bakit ganun? Kasi ang love mo sa kanya from the heart. You love your apo from the heart. Ano ma? Bakit pag nagkamali ang asawa mo, sutil ka, masungit? Yeah, di ba? Kasi ang love mo nagfe-fade. It is not from the heart. Nasunan niyo pa ba ako? Si Jesus ba isa nananahan ngayon? Tanong, sa nananahan si Jesus po? Anong alam ng bata? Sa pucho. Pagkabata ang tinanong mo, oh, saan si Jesus? Pucho. Okay. From the heart, as I have loved you, that you also love one another. Heart! Hindi ako galit. Hindi. Meron lang pressure sa heart ko. Why people is so hard to understand? Why are we so hard to understand? Kaya niya iniutos yon kasi siya mananahan sa atin, as I have loved you, kasi siya na sa heart natin. Upang ipakilalang kayo mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo makatawag sa kanya na Ama, Ama ko. Hindi para tumawag sa Ama. Hindi lamang. Hindi para ma-express mo yung love. Kasi from the heart. That's why yun ang aking sinasabi nun, you love from the heart, not from the head. At from the head, ang gusto mo lang ibigin yung mga mababait at umiibig sa iyo. Yung mga masunurin, yung mga ideal, na kasing bait mo. Yan lang ang gusto mong ibigin. Pwede mama, hindi mo maibig pag nagkaroon ako ng bagong tuta at alagaan ko sa aming bahay, carpeted ang bahay namin sa Amerika. Pagising ko sa umaga, punong-puno ng dumi. Hindi ko naman yun iitsa. Buong tiyagang lilinisin ko yun. Kaya ang ginawa ko, tumawag ako sa opisina, sabi ko, hindi mo na ako papasok ng 3 days. Leave ako. Nagkaroon ng emergency leave. Kasi kumuha ako ng tuta na nanggaling sa City Pound. Eh, hindi ko binili, hindi yun sa breeder. Yun yung mga tutang papatayin na sana kung hindi ko yung kinuha. Tapos nayaran ko ng parang ano yun, parang yung daños perjuicio. $60 para yung sa pag-aalaga nila. Tapos kinuha ko, inampun ko yung tuta. Ang pangalan niya si Skippy. Napakatalino ng aso yun. Naalala ko yun, naiyak ako sa kabaitan ng aking tuta, natalino. Pero tuta pa siya eh. Tumahay siya dun sa aming carpet. Nag-leave ako ng 3 days, tinuruan ko siya. Inuunahan ko siya ng gising. Pagka yung oras na ng shedud, takbo ko sa labas. So, joke. Tapos papaamoy ko sa kanya. Tapos balik na naman ako doon. Tapos pag pinakain ko siya, maraming beses ang tuta, mas malimit dumumi kaysa sa pangkaraniwang aso. Pagka pinakakain ko siya, susunod niya, dudumi yan, ilalabas ko uli siya. Aamuyin niya yun, dudumi na naman siya doon. 3 araw na train ko na siya. Nagsasabi siya, oh, oh, lalabas na siya. Buksan ang pinto, lalabas siya, doon siya pupunta. Okay, bakit tuta? Kasi po yun, yung mga untrained, untamed, hindi pa siya broken in, tawag din, broken in eh, binibreak in mo yung aso eh. Broken. Ibig sabihin, yung kanyang habits, broken. Ang mga Christians,
Alam niyo, pagka yung bago pang mananampalataya, parang tuta na bagong kuha mo sa City Pound. Hindi pa alam ang ugaling Kristiyano, hindi pa nahuhubog ng banal na Espiritu. Mauunawaan mo siya if you have Jesus in your heart. Hindi lang yung kwentuhan, nasa si Jesus, sa pucho. Hindi lang yun. Yung presence niya. Kuha mo yung presence niya. Amen po. Now, kaya upang ipakilalang kay mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo makatawag sa kanya, Ama, Ama ko. Ibig sabihin nito, yung relationship na establish. And then, if the Spirit of Jesus is in your heart, then you can love like Jesus. Ang joy mananatili sa iyo, even in times of life and death situation. May joy, may peace, may kapayapaan. Hindi ka baga subject sa situation. Okay. Wala yung salitang, ako'y naaburido. Ganun. Salita lang yun ang, nawawala ka kuminsan sa sarili mo, no? Pero pagka ikaw'y nag-post, i-remind ka. Kasi sabi niya, tatatandaan niya ba yung sabi ni Jesus na marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when He, the Spirit of Truth has come, He will guide you into all truth. He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. Then He will not speak in His own authority, the Holy Spirit, when He comes. Meron siyang humility. Meron siyang submission. Meron silang protocol. Father, Son, and the Holy Spirit. Tagalogin natin na. Tagalogin natin. Balik ulit tayo. Verse 12. Okay. Marami pa akong sasabihin sa inyo. Kasi ito'y tagubilin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Okay. Tanya. Marami pa akong sasabihin sa inyo. Ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi ganang sa kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Makakapag-predict siya, nakapagsabi siya ng makakapag-propesiya. Pero why can't we? Bago siya nagre-require sa atin ng anything, before God require anything from us, first He gives. He puts in. Nandun muna. So hindi siya basta magre-require sa atin ng basta na lang ng hindi muna niya ipinut in. Amen po. 100%. So pagka may requirements siya na a new commandment, kaya niya ibinigay yon kasi we are capable of doing it. Love one another. We can. Dahil ang Espiritu ni Jesus nasa heart natin. Kaya sabi niya, a new commandment I give to you, that you also love one another. Pero dinuktungan niya sa gitna. Okay. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Kaya niya sinabi yon, kasi alam niya yung kanyang gagawin. Nung time na yon, hindi pa niya hinihingahan sila na sabing receive the Holy Spirit. Hindi pa. Hindi pa dumadating yung namatay siya at nabuhay na maguli. Nung nagbuhay na maguli at tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, sa ngayon, yun ang kanyang purpose ng patuloy na pagpapaliwanag, pag-share sa atin ng tungkol sa Holy Spirit. Tapos sabi niya rin sa verse 35, by this all will know that you are my disciples. Okay, e kung negative, that you cannot love one another, by this all will know that you are not my disciples.
Kabaligtaran. If you do not love one another, kabaligtaran. How do you know that you love like Jesus? Yung iyong best friend forever, BFF. How do you know kung siya talagang BFF? How do you know that this person is loving? Pakinggan niyo mabuti. Sadyain mo magkamali ka sa kanya. Testingan mo lang, testingan. Sa atin naman sa kananaikyan, testingin mo. Subukin mo na magkamali. Malalaman mo if they could love like Jesus. Kaya niya ginawang utos. Pero ang instruction, ulitin natin, 34. Tingnan niyo. How are you going to love one another? Sabi niya, as I have loved you. Sabay-sabay. As I have loved you. Isa pa. If you don't even know how Jesus Christ loved you, how can you love? The same way as Jesus loved us. How? There's no way. Paano tayo inibig ni Jesus? Paano mo na lamang mahal na mahal ka ni Jesus? Siya po ay namatay para sa akin sa cross ng Kalbaryo. He died for me. Hindi madali sa kanya, hiniling niya kung maaari alisin yung cup ng suffering. Hindi madali. Pero sabi niya, not my will but your will. Now, nung nangyari yun, sabi niya, decision niya yun. Walang makakukuha ng buhay ko. Ako'y may kapangyarihan ibigay, may kapangyarihan ibalik. Isabihin, sadya. Sabihin mo na yan. Ang pag-ibig na katulad kay Jesus, sadya. Hindi tsamba. Hindi choosy. Hindi pinili mo lang. Nakukuha niya? Yes, susundan niyo pa ba ako? Amen ba tayo mga minamahal ng Panginoon? At hindi ito premeditated, hindi ito yung kagabi, pinlano ko ng aking share sa inyo, gumawa ko ng outline. Ora mismo, ngayon to. Yan aking outline. Nakikita nyo yun, dalawang linya. Bakit ko pinakita sa inyo to? I want you to know that God can use you anytime, anywhere. Hindi po napakahabang preparation pang gagawin mo para hindi na kailangan. Kung ano yung aking i-share sa inyo, yun ang napakahabang pagpiprepare. Pero right now, wala akong choice. Ang Panginoon ay nangungusap in His special ways. Gagamitin ng Lord ang bawat isa. Huwag kayong matatakot tumayo para sa Panginoon. Kasi pag tumayo kayo para sa Panginoon, gagamitin niya kayo. May new commandment I give to you that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Sacrificial love. Hindi yung napakadali namang ibigin ang mga taong kaibig-ibig. At kung taong nagbibigay sa iyo, tumutulong sa iyo, nagmamahal sa iyo, you love them back. Madali. Pero ang hindi madali, ay yung ibigin mo siya, sadya. From the heart. At ganito rin po yun, na minamahal ng Panginoon. Tulad ng aking sinabi po, hindi yan ikukumand ni Jesus na hindi muna niya ipinutin. Ibig sabihin, binigyan niya muna tayo ng kanyang spirit. Yes.
Okay? No, okay. Now. Kaya alam niya na magagawa natin 'yon. Alam niya na hindi mahirap gawin 'yon. Why? Kasi ang espiritu ay may fruit. Galatians, tatandaan niyo sa Galatians 5 verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Secured kayo, kaya ka mayroong peace. When you are secured, secured ka ba sa love ni Lord, meron kang peace. Hindi ka ba kayong, you are not jealous, hindi ka nag-aalala, meron kang peace. I mean, I will not leave you nor forsake you. I am with you till the end of the age. Long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Ang kauli-ulihan, self-control. Pag na-attain mo na yung self-control, victorious ka na. That is love's victory in your life. Yes, victorious. Meron kang self-control. Dapat magagalit ka? Hindi. Dapat naliligalig ka? Hindi. Nakaupo ka pa rin sa paanan ni Jesus. Siyempre, si Maria ba naman, iisipin natin, dead ma. Iisipin ba naman natin si Maria, nagtatamad-tamaran, kaya yung iba, yan ang masama eh. Nagtatamad-tamaran ka, kaya ka lamang napipiliin mo na umatin ng church kaysa magugas ka ng plato o maglaba. Pero, tinan nyo, sabi niya, Martha, Martha, you are worried and troubled about just many things in life. Many things. Ang dami. Papainumin niya sila, papakainin niya, yung dessert, prepare niya. Pero si Jesus, ang gusto lang niya, makipag-fellowship. Na hindi niya gustong siya ay pakainin o hindi niya gustong makikain. Kaya dinalaw niya doon, gusto niya makakwentuhan sila, makapellowship sila. Si Maria, gets niya yun. Tapos, sabi niya, but one thing is needed and Mary has chosen that good part. Ano yung good part? Yung fellowship na yun ni Jesus. Which will not be taken away from her. Hindi ko naman siya sabihin makigulo siya sa iyo, makitrouble siya sa iyo. Kasi, yung fellowship lamang naman ang reason ba't ako dumalaw sa iyo. Kaya sabi ko, abangan niyo yung dalaw ni Jesus sa inyo. Dadalawin kayo ni Jesus. Pagtulog lahat. Umagang umaga. Abangan mo yung dalaw niya. Yung tulog lahat. Ganito. Siyempre, pagka naman madaling araw dito, tanghali naman yung sa ibang bansa. Siyempre, umiikot ang mundo. Hindi yun ang point ko. Hindi yung timetable ng tinutukoy ko. Timing ang tinutukoy ko. Timing. Tulog lahat, ikaw gising. Di ba, yung mga tulog lahat, ikaw gising, nananalo sa negosyo, nagtatagumpay sa negosyo. Tulog lahat, ikaw gising, prepared ka na. Alas 4 pa lang, ready ng tindahan mo eh. Kaya pagdating ng mamimili, ikaw muna. Tapos yung iba, nakakanta kumahog, ngayon pala nagbababa na ang kanilang paninda. Ah, wala na, nakabili na sa iyo. Naunahan mo na sila. Importante yung ikaw, yung fresh mana, kuha mo na. Ah, mas maganda tulog lahat, ikaw gising. Nakapag-pray ka. Okay? Ano ang hadlang ba't hindi ako makalove? Ano ang hadlang ba't hindi ako makaibig ng katulad mo, Lord? Huwag sabihin, bakit hindi ako makaibig? Anong kailangan kong gawin? Wrong question. Ang tamang question, anong dapat kong alisin? Pag inalis mo yon, you can love. You can trust. Why? Because it's not trusting people, it's trusting God. Ngayon, kukurakin mo ko, hanapan mo ako ng mistake, hindi ka naman mabibigo. Lagi ko sinasabi yan, hanapan niya ako ng hanapan ng mali. Hindi ka mabibigo. Fault finder ka? Tumigil ka lamang sa tabi ko, edi ang dami mong makikitang mali sa akin. Fault finder. Ayaw niya tayo fault finder.
Mas nais ng Panginoon tayo mag-ibigan sa isa't isa't magpanalanginan, magtulungan. If you make a mistake, kina-counsel kita. If I make a mistake, kinokondem ako. It won't help any one of us. Nakukuha niyo ba yan? Amen ba tayo nun? Tatatandaan mo? Meron kang dalahin sa heart, pumunta ka sa akin, umiiyak. And I love you because I helped you. I love you. Ako, meron ka hindi nagustuhan sa akin, pinalikuran mo ako. Umiiyak ka dahil nasaktan ka. Kami na mahal ng Panginoon. Love from the heart, not love from the head. Love mo lang pag may tinulong, tapos pag may ikinorek, ayaw mo na, you don't love. That's wrong. Amen. But one thing is needed. Huwag kang worried, huwag kang troubled about many things. Only one thing is needed. And Mary has chosen that good part. Do you know what is that good part in your life? Na yun ang talagang kailangan mo. Alam mo ba yung talagang kailangan mo? Ang kailangan mo talaga, tanggapin mo ang pag-ibig ni Jesus sa iyo. Yun ang kailangan. Yun ang mag-change sa iyo. Malalim na naman yun. That is vague. Wala yun yung wala yung mga how to, step one, step two, step three. Wala yun. You have to experience it. Paano ko may tuturo sa inyong experience? Experience mo yun. Kailangan maranasan mo yun. So, I cannot. Kahit asawa ko, hindi ko may tuturo yun. Kahit ipadama ko na ipadama sa kanya, matututo lamang siya. Kung siya rin mismo, i-acknowledge niya ang pagmamahal ng Panginoong Jesus. Kung hindi niya yun i-acknowledge sa heart niya, at siya, dead ma pa rin siya. Choosy. Selective. Love. May ibig mo lamang yung mga taong paborito mo, ibig-ibig sa'yo. At madali mong mapansin ang mali ng iba. Hindi mo makita yung mali mo. No, kumusta na tayo dyan? Sinusundot-sundot na ba ang ating heart? Please, do not harden your heart. When you hear the Spirit speak to you, do not harden your heart. Now, tignan niyo po. Kaya niya ginawang utos because love leads to victory. Yung ginawa ng Panginoon sa atin, that leads to victory. Yung siya ay namatay, it leads to victory. Kinailangan niyang gawin. Pinagtagumpay niya. Tingnan niyo sa 1 Corinthians 15, verse 55 to 57. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin. Ulit. The sting of death is sin. Sa pa? Is sin. And the strength of sin is the law. But, But, sabay-sabay, but, isa pa, but, always remember the buts in the Bible. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Don't forget. Don't you ever forget. Okay, tuloy natin. Tingnan niyo. Basahin natin muli, ha? Tingnan niyo. O death. Hindi ba yan ang fear ng mga tao? Death. Jesus Christ overcame death. The whole world is worried about this COVID-19 because of fear of death. And the role of the church is to share the message of life into this dying world through Jesus Christ.
message of eternal life. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang law, kautusan. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng victory, tagumpay, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sin in overcome. Mula ng tibo, ang kasalanan in erase. Amen ba tayo mga minamahal ng Panginoon? Now, ang kailangan lang natin ngayon po is to practice it. How? Oh, Romans 13, okay, verse 18 na niya. Huwag kayong magkaroon ng sagutin. Kanino man, liban sa sagutin, tayo'y mag-ibigan. Ibig sabihin, doon ka mag-focus. Oh, no one, anything, except to love one another. Paano malalaman that you can love like Jesus? Ulit. Come on. How do you know if you can love like Jesus? If someone make a mistake. Pag may nakamali sa'yo. Pag may naka-offend sa'yo. Trust God. Choose to trust God. Choose to trust the love of God. Oh, no one anything except to love one another. For he who loves another has fulfilled the law. Mga minamahal, may bahagi, may malaki tayong bahagi dito. Oh, no one except to love one another. For he who loves another. Progressive form. He who loves another, contrary, has fulfilled the law. For, tingnan nyo. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and if there's any other commandment, are all summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. Why? Tingnan nyo po. You shall not commit adultery. So, it applies both party. Hindi mo gagawin yun. At yung ginawaan, choose to love. Pero yung nagawaan na offend, choose to love. Kaya pag, you will not do it. Now, ito pa. You shall not murder. Puro ito may kinalaman sa iba eh. Natatanda niyo yung kalahati ng utos. Yung Ten Commandments, ang una, yung first part, loving God. Yung second part, loving people. Hello, nasusundan niyo pa ba ako doon? Huwag natin himayin, pero yun. Yung Ten Commandments yun, yung anim doon is about loving God. Okay. Yung first part is about loving God. So, ito, for the commandments, parang, for the commandments like, parang ganun, tulad na, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and if there is any other commandments, are all summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. Ito ngayon, okay, verse 10. Love does no harm. Minarder ang anak mo. Hindi ka mag-ano. Iiyak mo lang sa Panginoon na, Lord, kayo na pong bahala. Ni-rape ang anak mo. Lord, I forgive. I choose to forgive. Pinaturayan ni Pastor Peter Tanchi. Hindi madali. Pero, tignan nyo. Hindi madali. Madali ba mag-forgive kung ni-rape ang anak mo? Madali ba mag-forgive kung minarder ang asawa mo o pamilya mo? Nakukuha niyo ba siya sabi ko? So, pipiliin mo, pakulong mo siya, pabitay mo. But love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Pero paano gagawin niyo kung ikaw ang sinaktan, ikaw ang offended party, ikaw ang nasaktan? Paano mo gagawin yun? Ito sabi ni Jesus, John 12:24.
Okay. Ito ang sabi niya. This is how you do it. Sabi niya, most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. Ikaw pa rin yun. But, if it dies, kung yung grain of wheat, ikaw yun, if it dies, it produces much grain. Magiging fruitful. Pero unless you die, you remain alone. But if you die, it will produce much grain. Fruitfulness. Tapos, ano niya, he who loves his life, alam mo kung bakit hindi mo yun magawa? You don't love from the heart. You love your love, your life. Kaya hindi yun magawa. He who loves his life will lose it. He who hates his life in this world will keep it for eternal life. And that's how you serve. If anyone serves me, that's how we serve. Ang haba pa ng mga lesson na ito. Haba pa. Ito nga, sinummarize ko lang. Recap lang ito eh. Nung love leads to victory. If anyone serves me, let him follow me. And where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him, my Father, will honor. Kaya, gusto mo bang ikaw ay parangalan ng Ama pagdating ng araw? I-honor ka niya. That's the way to do it. Love the way Jesus Christ loved. Okay, sige, tingnan natin yan. Tingnan natin, ha? Tingnan natin. Kakantayin natin. Pero, bago natin nawitin to, tayo humingi ng tawad sa Panginoon. We are able and we can do all things through Christ who strengthens us. There's nothing impossible with God. When He requires, He first put in to our hearts what is needed. Amen. Kaya, patawarin niyo po ako, Panginoon. I do not love from the heart. I cannot submit because I do not love from the heart. I cannot be humble because I do not love from the heart. But pero ang salvation ko po, Panginoon, is a humbling experience. Kung bakit ang isang katulad ko, Lord, magbubuwis ka ng buhay sa isang katulad ko. At sa isang katulad ko, tatawagin mo ako na maglingkod sa iyo at pagtitiwalaan po ninyo. Sa isang katulad ko, gagamitin mo po ako, maliligtas ang maraming tao. Oh, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Awitin natin itong awitin na ito. Okay. Grace and mercy, we need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open the heaven's door. Spirit, touch your church, steer the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly come. Of you what we ask, but we yearn to see your glory.
restore this trying land. His Spirit touch your heart. In the hearts of men, revive us with your passion. Once again, I want to care for others like Jesus cares for me. Let it rain upon me. Ulitin po natin. Grace and mercy, we need to pray like never before. We need a power of the Spirit to open the heaven's door. Spirit, touch your tears. Yes, Lord. Oh, Lord, we humble our lives in your sight. Yes. Revive your people. Revive your intercessor. Revive every family. Yes, oh God. Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this drying land. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men. Revive us, Lord. With your passion once again, I want to care for waters like Jesus cared for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your curse. Steer the hearts of men. Revive us, Lord. With your passion once again, I want to care for waters like Jesus cares for me. Oh, let your rain fall upon me. Spirit, Spirit, touch. Yes, oh God. Hallelujah. As Lord, with your passion once again, I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain. Spirit move. Spirit move in this temple. Spirit move in my life. Spirit move. Lord, I am Spirit move. Pray that dangerous prayer in your life. Lord, I am here. I am ready for you, Lord. Hallelujah. Teach me, Lord, the love of the Lord. Hallelujah. I am calling. Spirit move. Lord, I am here. Spirit move. Oh, Lord, in this temple.
Spirit, my Lord, I am calling. Spirit, I am. Use me, Lord. Use me, Lord. Use me. Use me. Gamitin mo ako as channel of blessings. Yeah, gamitin mo po ako, Lord. How to love people. Maibig mo mga tao through me, Lord. Gamitin mo po ako, Lord. Gamitin mo ang aking mga paa para makarating ako sa mga taong mamahalin mo. Gamitin mo ang aking kamay para maiyakap ko po ang mga tao, Panginoon. Gamitin mo ang aking mga labi to express the love of God, Lord. Use me, O God. Huwag niyo pong pabayaan manatili ako sa salitang ako'y talagang ganito. Ako'y ganito na, hindi na ako magbabago. Huwag niyo pong pabayaan na manatili sa amin yung Panginoon. Napanatili ng aming personality, Panginoon. Huwag pong panatiliin, Panginoon, na kami nandun sa lagi sa posisyon ng isang stony ground, Panginoon, na adobe ang aming lupa. Hindi makapenetrate, hindi makapag-ugat, kakaunti, hindi magkaugat. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang personality namin, Lord. Ang aming DNA, ang aming saling lahi, ang aming ugali. Tulungan niyo po kami. Help me, O God. Tulungan niyo po ako. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Tinatatwa ko sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng kasalanan ng aking salin lahi ay renounce. Oh, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Broken. Broken na ang mga curse na ito, Lord. Nalagot na ito. Pero ang aking unbelief ang nagkukos sa akin para manatili akong ganito. Now, even right now, Lord, I renounce my unbelief. In the name of Jesus, I renounce unbelief. Tinatatwa ko, Panginoon. Hindi ako under sa curse. Hindi na ako under sa sumpa ng aking salin lahi. Because curse is broken. With the anointing oil. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Ang tanikala na ito, chain is broken. Hindi lang awit ang lahat ng iyon, oh, Panginoon. Hindi lang awit. I hear the chain falling. Hindi lang awit. Yun ay katotohanan, oh, Panginoon. Na kami dineliver mo na, Lord. Kami pinalaya mo. Ang pinalaya ng anak ay tunay na malaya na nga. Thank you, Lord. Reign in my life. Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus, Jesus, we enthrone you. Mapu ka sa trono namin. Lord, we proclaim, you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. Lord, I proclaim you're my King. Hallelujah. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, yes, hallelujah. And as we worship, build your throne. Oh, come, Lord Jesus, and take your place as we worship. And as we worship, build your throne.
And as we worship your throne, and as we worship, oh, build your throne. Come learn, Jesus, make your place. Oh, come learn, Jesus, make your place. Come, Lord Jesus, and make your place. Oh, we welcome you, Lord. Oh, once again, thank you for reviving us. We welcome you in our hearts, Lord. Oh, be the King, oh God, in our hearts. Reign in my life, oh God. Reign in me, oh God. Reign in my life, oh God. Sa lahat ng aspect, Lord, ng aking buhay, Panginoon, paghariyan mo po ako. Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka, oh Panginoon, sa buhay ko. Tulungan niyo po kami, O Lord, ng mga kahinaang ito ay aming mapagtagumpayan, Panginoon. Ngayon, lockdown, O Lord, O God, bago kami maging effective sa aming pananalangin sa pangangailangan ng iba, Panginoon, tulungan mo po kami na unahin muna itong mga bagay na ito sa amin, Panginoon. Ito pong first step, ang kami mamatay sa lumang pagkatao. Yun ang unang akbang. If anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and then come follow me. Hindi kami pwede mag-serve sa iyo, Panginoon, na hindi mo na namin unahin ang unang akbang. Unless a grain of wheat falls down on the ground and dies, it remains alone. Panginoon, tulungan niyo po ang churches, tulungan niyo po ang iyong mga anak, tulungan niyo po ang mga mananampalataya. Panginoon, O Lord, na manangan sa katotohanan ito, O Lord, na malibang kami mamatay sa lumang pagkatao, malibang hubarin namin ang aming lumang buhay, Panginoon. At kami ang gagawa nun, hindi ikaw, Lord, oh God. Oh, mananatili kami nag-iisa, hindi kami magiging fruitful sa iyong ministry. Hallelujah. Salamat po, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Oh, I can do all things through Christ who strengthens me. Oh, my God shall supply all my needs according to His riches in glory. Hindi kami based sa sitwasyon, Panginoon. Ang basihan namin ang iyong promises, ang iyong salita. I will not leave you nor forsake you. I am with you till the end of the age. Panginoon, kami panghahawakan mo po kami, O Panginoon. O, titigilan na namin ang kahahawak sa iyo. Panginoon, kami bumibitaw, pero kami hindi mo bibitawan kahit kailan. Yan ang pangako mo sa amin, O Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po. Enjoy the presence of the Lord. Hello. Enjoy Him. Enjoy Him in your hearts. Kaya niyong maranasan niyo ang kanyang dalaw sa inyo ngayon, oras na ito. Dalaw ng Panginoon. Yan lang ang kailangan natin. Fellowship with the Lord. Yung dalaw niya sa iyo mahalaga. Oh, thank you. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes. Enjoy. Enjoy the fellowship of the Lord in us. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul.
and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I sense your power in me. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I sense your power in me. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I worship you in spirit and in truth. Yes, yes, I worship you in spirit and hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ, we stand every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. Oh, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, and every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah. Yes. Oh, praise the Lord. To the Lamb. Hallelujah, hallelujah. Oh, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb. Oh, siyang papurihan sa buong buhay. Giving praise unto the Lamb of God, Jesus Christ, Lamb of God. Oh, hallelujah. Oh, praise His name. Thank you for your presence. Oh, thank you for the fire of the Lord. Thank you for the consuming fire, consuming works of the flesh, oh God. Consumer clouds of darkness in every home. Consume. Let your consuming fire consume, oh Lord, of clouds of darkness in us. In the name of Jesus. Hallelujah. And I renounce this filthiness. I renounce sexual sins. I renounce pride. I renounce materialism in the name of Jesus. I renounce indifference in Jesus' name. I renounce indifference in Jesus' name. I renounce self-righteousness in Jesus' name. In Jesus' mighty name.
I renounce spiritual pride in Jesus' name. Oh, hallelujah. 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 Siya ang maluwalhati. Hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Yes. Oh, victorious in the name of Jesus, giving honor, giving praise unto the Lamb of God, giving praise unto the Lamb. We are able, giving praise unto the Lamb of God, Jesus Christ, Lamb of God. Ooh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, oh God. Oh, I lift up to you, Lord, every family. Una po, Panginoon, lahat ng narito ngayon sa intercession, lahat ng nariyan sa intercession, I lift up to you, Lord, even right now, cover them with the most precious blood of Jesus. Lord, pagpuklurin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, marapatin mo po na unity and harmony maranasan ng HTBC family. The blood of Jesus now. Cover us. Cover every home. Oh, hallelujah. No evil can even come close us. No plague. Walang salot. No wickedness. No evil can penetrate. No one can steal the joy in our hearts. No one can steal the peace. No one, nothing, nothing can steal the joy, steal the peace that we have in you. Oh Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. You are my peace. Panginoon, I will lift up to you, Panginoon, ang mga kapitbahay ng mga intercessors, kapitbahay ng mga HTBC family. We lift up to you, yung mga taong closest to them. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga kapitbahay nila. Panginoon, Lord, even right now, Panginoon, nawa po dumaloy ang pag-ibig na ito sa puso ng mga kapatid natin. Kapatid namin, Panginoon, kapatiran namin, Panginoon, na naririyan sa bawat lugar, sa bawat location. Sila magsilbing liwanag na magningning sa harapan ng mga tao. Sila maging asin sa lugar na ito. Oh, Lord, oh God. Oh, salamat. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, oh God. At nawa po, Panginoon, lalo-lalo na po yung mga lockdown dito sa looban, ang mag-grow sa bawat isa ay ang love na ito, Lord. Unconditional love. We can love the way Jesus Christ loved us. Oh, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito ay maging simula, Panginoon. This is a new beginning in our life, even right now, Lord, na magkaroon kami ng realization, Panginoon, na ang nirequire mo sa amin, kaya mo inirequire na ipinour out mo muna sa amin. We can love the way Jesus Christ loved us because Jesus Christ is in our hearts. Oh, if you are with us, who can be against us? Panginoon, salamat po, Lord. Oh, thank you, Jesus. Even right now, Lord, ang nililipap ko naman sa iyo. Ito pong pandemic na ito, buong mundo, nagsasuffer po, Panginoon. Panginoon, ang iyong perfect will ang idinadalangin ko. Panginoon, I don't pray that you stop this pandemic, Lord. And I pray, Lord, that you protect those people na nagre-repent, Lord. Those people na nakatingala at nagtitiwala ay sa iyo. Oh, Panginoon. I pray for your perfect will upon each one, Panginoon. Sapagkat nalalaman
kung sino ang may pahid ng dugo at sino ang hindi. Because when you see the blood, this plague will not touch them. When you see the blood, oh Panginoon, the blood of Jesus, the blood, cover your people with the blood. At ang lahat ng tumawag sa iyo, Panginoon, Panginoon, lahat ng tumawag sa iyong pangalan will be saved. Lahat ng natuklaw ng ahas sa ilang, O Lord, sinabi mo sa iyong salita, lahat ng natuklaw ng ahas, O Lord, tumingala lang sila. Tumingala lang sila doon sa brazen na image ng serpent. Hindi sila namamatay. Pag sinunod ka lamang, at kulad ng sinabi mo, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man must be lifted up. Upang ang sinumang tumingala sa Kanya will not die, will have eternal life. Lord, ang iyong pamamaraan, Panginoon, ay hindi pamamaraan ng tao. Panginoon, maraming salamat po, Lord, O God. Hindi maunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Ngunit, Lord, dinadalangin ko po sa sangkatauhan ay humility. Patuloy niyo pong i-humble. I-humble ang iyong mga minamahal. So they will turn to you. Ubus na, exhausted na lahat ng pamamaraan. Exhausted na lahat ng kanilang maisipan. Pagod na, O Panginoon, they will turn to you. Panginoon, ang mga bansa na mayayaman na nagpapalalo ang leader na hindi kinikilala, Lord, ang daing ng taong bayan, idinadalangin ko, i-humble down mo si Trump, i-humble down mo si Duterte, i-humble down mo, Panginoon, ang mga leaders ng bansa, si Kim Jong-un, si yung pong ruler ng China, na dinadalangin ko po sa iyo, si Xi Jinping, dinadalangin ko, oh Father, Lord, i-humble down niyo po ang mga nananangan sa kanilang power, superpower, nananangan sa kayamanan, i-humble down mo, Panginoon, na wala na silang, yan ang dinadalangin ko, Father. Dinadalangin ko po, Father. Patuloy mo silang i-humble down that they will turn to you. Hindi mahalaga ang danasin namin sa lupa, ang mahalaga kami mailigtas mo. Hindi mahalaga ang dinanas mo sa lupa. Ininda mo, Panginoon, ng kamatayan, dinuraan, pinutungan ng koronang tinik, ininsulto. Oh, Panginoon, ipinako, pinatay, Panginoon. Hindi mo alintan ang paghihirap na yon. Mailigtas mo lang kami. Mailigtas mo lang ang sangkatauhan. Ano man ang kanilang maranasan, Panginoon, maligtas lang. Lord, I pray. Thank you, Lord. Ang iyong pamamaraan. Your ways are not our ways, O Lord. Your thoughts are not our thoughts. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong wisdom. Thank you, Lord, O God, for your ways. Salamat po, Panginoon. Do what it takes to humble people. Do what it takes, O Lord, na sila tumingala at tumingin sa iyo. Pag-exhausted ng lahat ng aming pamamaraan, sa iyo na lang kami aasa. O God, O God, hindi ko na po muling gusto maranasan ang anumang ito sa aking buhay. Dalangin po ninyo yon. Lord, hindi ko po kailangan maranasan. Hindi ko kailangan, Panginoon, ako pahirapan pa. Hindi ko kailangan, Panginoon, na maranasan ng paghihirap. Hindi ko na kailangan pa magkaroon ako ng COVID, maranasan ko na wala akong ibang maasahan. Ngayon pa lamang, Panginoon, ako'y nagtitiwala. Ngayon pa lamang, Panginoon, ako'y umaasa sa iyo. O Panginoon, hindi ko na kailangan pa, Panginoon, O Lord, na i-humble mo ako sa ganitong pamamaraan. I humble my life, Lord. Na-humble na ako ng iyong love. Dahil sa iyong ginawa sa cross, na-humble na ako, Lord, O God. It is a humbling experience, Lord, to be saved. To be saved by the Almighty God. Sino ako para mamatay ka para sa akin, O Panginoon? O God, salamat po, Lord, O God, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig na walang kapantay, Lord, O God. Pag-ibig mo ang magtutulak sa amin, maglilid sa amin, O Lord, upang itadikda namin, Panginoon, ang mga maruraming pagnanasa sa amin, mga puso. Ang pag-ibig mo, O Lord, lagi naming maalala. Keep us, Lord, reminded. Tulungan mo po kami, Lord, Holy Spirit. Teach us and remind us. Sabi mo, Lord. Sabi mo sa Panginoon, Lord, teach me and remind me, Lord. Okay, ulitin natin. Lord, teach me and remind me. One more time. Lord, teach me and remind me, O God. Oh, hallelujah. Na hindi ako makalimot. Lagi, Panginoon,
na ito ang nasa puso ng bawat isa. At hindi namin tingnan ang tingnan ng kahinaan ng isa't isa. Ang tingnan namin ang tingnan ay ang kalakasan mo. Ang tingnan namin ang tingnan ay ang katagumpayan mo, Panginoon. Ang tingnan namin ang tingnan ay ang pag-ibig mo na hindi nagtatangi, Panginoon. Oh, hallelujah. As for me, let's make a decision. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face. As for me, make a decision. Will behold thy face in thy righteousness, and I shall be satisfied. And I shall be. Hindi ka laging longing sa love ng tao. And I shall be satisfied, O Lord, when I awake, yes, in thy likeness. As for me, I will behold thy face in thy righteous day. As for me, yes, make a solid decision and determination and be disciplined. As for me, I will behold thy face in thy righteousness, and I shall be satisfied, and I shall be satisfied, and I shall be satisfied, O Lord, when I awake, sing it with all of your heart, in thy likeness. As for me, I will behold thy face in thy righteousness. Ulitin natin, buong puso. As for me, I will behold thy face. As for me, enjoy his visitation in your heart. As for me, I will behold thy face in thy righteousness, and I shall be satisfied, and I shall be satisfied. Thank you, Lord. Satisfied, O Lord, when I awake in thy likeness. As for me, yes, yes, as for me, yes, in thy righteousness. Salamat po, Panginoon. Thank you for your touch today. Thank you for the answered prayer today. Thank you for the victory because of your love. And now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat.